Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Kuya Ryan, o Serena's Kuya Kegel TV sa Facebook. If you're new to my channel, mga best, no? Please do not forget to like, comment, and subscribe. I have a Facebook group. It's www.facebook.com/KegelTV. I try as much as I could na makapag-respond po sa mga messages nyo sa Facebook. Pero sobrang dami po nating followers and likes sa Facebook. And ang dami po mong nare-receive na message. So, I'm very sorry, ang tagal ko na pong hindi nakakapag-open ng inbox. So, sobrang busy po ng buhay natin. So, if you guys have any general questions po sa Facebook, kindly just post it sa wall kasi ang dami pong mga followers din natin na taga-Canada na they could at least give feedback sa mga questions ninyo. Kung general questions lang naman ang mga tinatanong ninyo. Anyway guys, for today's video, it's another interesting topic for me kasi wala lang, feeling ko makaka-relate ako ng bongga-bongga dito sa topic na to and it's very close to my heart. So for today's video nga, magbibigay ako ng top 6 advices para sa mga newcomers dito sa Canada or sa mga gusto magpunta dito sa Canada, and this is according to my experience. Ang first advice ko para sa mga gusto magpunta dito sa Canada or sa mga newcomers is to consider the weather and location. Pinagsama ko na yung weather and location, ano. Pero kung ikaw taga Pilipinas or taga ibang bansa tapos nabigyan ka ng job offer na mag-work dito sa Canada and di mo ka alam kung anong location and weather, go for it na mga best, kasi hindi lahat is pinagpala na mabigyan ng job offer. And di mo alam yung job offer na yun, it could be turned into a permanent residency and pwede ka maging citizen. And ikaw na bahala mag-adjust. Kasi ikaw naman, once na maging open work permit or permanent resident ka na, pwede ka na magpalipat-lipat ng kahit anong province. Yon, di ba mga besh? So, reviewin mo yung geographical eklabu, mapa ng Canada. Malaki ang Canada. Napakalawak ng Canada, best. Dito sa Alberta, kami ay nasa west side. And napaka-extreme ng winter namin dito. Super extreme. Nagne-negative 40 kami dito. Negative 40, wala pang wind chill nun. Yung wind chill, yung kapag lumabas ka, yung hagod ng hangin. As in, yung parang wala ka na talagang maramdaman. Yung parang after 5 minutes mo sa labas, kung wala kang matinong jacket o yung wala kang gloves o yung wala kang yung balaklava ba yung tawag doon, yung pantakit sa ulo, yung tuk na ganito, talagang manginginig ka. So ayun, sa kaya nga nang bumili ako ng bahay, nagpagawagad ako ng garahe kasi nga naranasan ko kung gaano ka-harsh yung winter nung nagsisimula pa lang ako bilang caregiver dito sa Canada, na ang hirap magtanggal ng snow sa kotse and mahirap magpa-start ng kotse lalo na kapag luma yung kotse mo dahil walang remote start. Tulad ngayon, November, taglamig na talaga. As in, hagod na talaga yung lamig. And noong October nga nag-snow na kami, itong November, medyo nag-shinook kami. Shinook yung parang yung mainit na hangin. And nagtutunaw ulit yung snow, tapos bilang na mag-yellow agad, kaya nagkaka-migraine ako. Tapos, ayun, so, fall, and then mag-winter kami, and then mag-spring, and then mag-summer. Believe it or not, ang pinaka-pinaka gusto kong weather is yung summer. Ang pinaka-pinaka gusto kong season is yung summer. Ayun yung pinaka-best season sa akin. Kasi, I'd rather be hot than cold. Ang second advice ko naman is you have the willingness to start over again. So, hindi madaling kainin ng pride. Hindi madaling lunukin ng pride, mga best, lalo na mga Pilipino. And ako, nilunok ko yun ng bonggang-bongga. Parang dark. Ganun. As in, lunok. Darna. Mag-aaral ako ng nursing ulit. As in, kasi kung di nyo napanood yung mga previous vlogs ko, ako po ay isang 2006 Philippine Nursing Licensure Examination passer and not a leakage survey club. Hindi po ako nag-leak. Kasi, kung basta kayo na bahala mag-google na mga besh. May nagkaroon ng leakage and hindi consider yung license namin ng ganito, ganyan. So, napunta ko ng Canada, hindi consider yung license ko. I have to start all over again, ganyan-ganyan. Nag-aral ako, pero sige, ganyan-ganyan. From healthcare caregiver ako nagpunta dito. Tapos, nag-resident assistant ako sa mga residential facility, sa mga seniors facility, hanggang sa naging recreational therapist ako. Nag-try pa ako mag-newspaper boy. Tapos,
nag-aral ako ng practical, nagpunta ako ng ospital para mag-work as a nursing assistant, tapos nag-aral ako ng practical nursing. Actually, nag-bridge, at challenge ko yung practical nursing. And then, nag-bridge ako sa Athabasca University para maging isang registered nurse. So, ganong kahaba yung proseso na nangyari sa akin. Pero, hindi ako sumuko kasi, sabi ko sa sarili ko, kung nurse ako sa Pilipinas, kibir, magiging nurse ako sa Canada. Diba? Ganon dapat ang thinking natin mga Pilipino. Ganon. Kasi back to zero tayo dito talaga, besh. Pagdating dito sa Canada, talagang back to zero ka, willing ka talaga mag-start all over again. Start over again. Cause this is the thing to say. Start over again. My third advice is you have to be physically, emotionally, mentally, lahat na ng tali, as in taliya, ganun mga besh, prepared. And then, parang, kasi kapag sumabak ka sa ibang bansa na wala kang kakilala, or wala kang kamag-anak, madidrain ka besh. Oh, no. As in, mahuhomesick ka. Magse-celebrate ka ng birthday ng malungkot hanggang sa nare-realize mo na magiging numb ka eh. Parang first year, ay, ang lungkot mo. Ang first Christmas ko dito sa Canada, bumili ako ng, hindi siya bucket meal, pero box siya ng KFC. Tapos, tatlong chicken and fries. Tapos, sineelebrate ko yun sa kwarto ko. Sa may caregiver ako na sa kwarto ko sa bahay ng amo ko. Ayun, tapos the next year, nagkaroon ako ng mga kaibigan. So you need to learn how to socialize as well. Makisama, ayun yung tamang word, makisama. And ayun, kasi ang dami mong Christmas, New Year's, birthday ng nanay mo, ng tatay mo, ng kapatid mo, death anniversary ng lolo mo, lola mo, ng tita mo, na mamimiss. So, dadaan yun every year. So 1 year na yun, sa 12 months na yun, ilang celebrations yun na mamimiss mo, di ba? So ilang hagod yun, besh, ilang sakit yun. So kung hindi ka prepared emotionally, besh, mukmuk kasi isang tabi, besh. The fourth is money. So Sam says, galing si Sam. Si Sam Melby. Yun. Sam says, galing si Sam. Ulit. Sam says, Sam says, palit ulit, kaloka. Parang na-stuck na sa utak ko. So yun nga. So Sam says nga na, yung iba, sabi nila, it's not all about the money. Diba? Pero, hello, it's not about the money, money, I wanna work again, I care about the price tag, pero besh, forget about the price tag ka, besh. Pero, totoo, pag OFW ka, pag-check mo ng price tag, ay, bibili ko ba ito o hindi? Ipapadala mo na lang sa Pilipinas, besh. Imbis na bilhin mo yung damit na gustong-gusto mo o yung bag na gustong-gusto mo, aminin mo yan, besh. So, ang advice ko is, open a savings account, mag-ipon ka, kasi you never know during rainy days, no? Hindi mo naman alam kung may mangyayari sa mga family mo sa Pilipinas or may mangyayaring trahedya or kalamidad sa Pilipinas na kailangan mong padala ng pera. Pero at the same time din naman, best, huwag mo kalimutan yung self-care. Ayan! Diba? My nursing MD, Florence Nightingale, sumasapi na naman siya. Halloween. Ito. Huwag mo kalimutan yung self-care sa sarili mo. Self-care sa sarili mo, parang naguluhan yun. Self-care, di ba? Kasi, kung wala ka, walang susuporta sa pamilya mo. So, isipin mo yun, di ba? Huwag mo kalimutang lumabas, huwag mo kalimutang bilhin din yung mga gusto mo. Kasi, once in a while, deserve mo kasi nag-work ka para sa pamilya mo. Ang fifth na advice ko is to get a car. Pero syempre, hindi ka makakuha ng car kung wala kang driver's license, di ba? So, kailangan kumuha ka naman ng driver's license. So, pag nakakuha ng driver's license,
bili ka na ng car. O di ba ganun lang kasimple itong fifth advice na to. Pero anyway guys, kidding aside no, napaka importante ng car dito sa Canada. Kasi it's a necessity. Hindi siya want, di ba? Lalo na kapag yung weather is napakalamig, napaka-push ng snow, ng above the knee snow, and wala kang boots, kaya yung lang snow is pumasok na sa shoes mo, o di ba ang hirap? Tapos nagte-train ka, di ba? Ganun-ganun ka sa train, no? Ganun-ganun. Di ba? Ang hirap nun, besh. And ayun nga, no? So invest on car. Kahit ako, nagsimula ako, nung nag-caregiver ako, bumili agad ako ng second-hand na car na 2001 yata yun eh. 2001, ay hindi, 1998 o 2001, basta yun na Chevrolet. Tapos, nung di ko na siya ginamit, in all honesty, hindi ko siya pinagbenta. Binigay ko siya sa kaibigan ko nangangailangan na kadarating lang sa Canada. Sabi ko, hindi ko naman kailangan ng itong kotse na to kasi meron akong, bumili ako ng bagong kotse. So sabi ko, how can I get rid of this car? Pwede ko siya ipagbenta or pwede ko siya i-trade in. Pero ang ginawa ko, binigay ko siya sa kaibigan ko kung kadarating na ng Canada na mas nangangailangan kasi meron siyang pamilya. Last but not the least is yung stable job and part-time job. Meron akong ginawa actually na video sa aking YouTube channel na matagal na, siguro mga 1.5 years ago na. Tapos pinakita ko kung paano humanap ng part-time job dito sa Canada. And actually, nag-voice over ako doon. Pinakita ko yung website mismo kung saan makakahanap ng mga murang rent, mga part-time job. And then ilagay ko yun sa may link, sa may description down below. So, alam niyo naman dito sa Canada, na like sa Pilipinas, kailangan one work lang ba? If, correct me if I'm wrong ah. Kasi sa Pilipinas, kasi ubos na yung oras mo sa biyahe pa lang, di ba? Dito, you can work as many as you want. Pero, yun nga lang, bongga ang tax. The more you work, the more taxes na makakartasan sa'yo. Pero makakatulong ka talaga sa pamilya mo. Ako, nung time ko, nag-work ako talaga ng 3 jobs. Best, as in talagang patay. Nag-work ako as a caregiver sa isang paraplegic sa parang condo unit. And then nag-work pa ako as a recreational therapist. Tapos isang resident assistant sa isang facility. So, ayun yung paulit. Ano yun? Part-time, tapos isang casual, tapos isang part-time. So, talagang lagari talaga kung lagari. Pero, tulad nga sinabi ko kanina, self-care is very important. Pero kung kaya mo naman talaga mag part-time job para ma-push talaga yung pangarap mo sa buhay, kasi ang pangarap ko talaga nun is makapag-ipon para sa aking studies. And alam mo na yun, di ba? I-push mo. Huwag mong i-degrade yung sarili mo na, ay, ito lang yung kaya kong job. Part-time. Itong job lang itong kaya ko. Kung kaya mo mag-grow, i-grow mo yung sarili mo ng bonggang-bongga, di ba? So, yeah. Diyan na po nagtatapos ang aking mga advices para sa mga gustong pumunta sa Canada at sa mga newcomers. So hopefully guys, napulutan niyo po ito ng magandang aral, no? Kahit minsan is ngarag ako. Actually, ngarag talaga ako ngayon habang finifilm ko to. At sin, antok na ako. Pero love ko kayo. And matagal ko na talagang matagal niyo na itong inihintay kasi alam ko namang matagal ko na itong ginawa itong community tab poll na ito, no? And deserve niyo naman talagang maipalabas itong film na ito. Kaya ginawa ko ito para sa inyo. Dahil love ko kayo. So guys, see you on my next vlog. Bye-bye!